pala po ay ma. Hello, what's up mga idol? Ngayon nga pala ay naghahanda ako ng gamit para sa aking gagawing artwork. Gamit ang lumang whiteboard para patungan, mga lapis, brush, charcoal, and eraser. At yung ating sketch at kapirasong tela sa pin para hindi kumalat ang ating charcoal. Without any further ado, samahan niyo po ako sa journey na to. Let's go! At dito na nga ay inumpisahan ko na ang pagdodrawing ng mata. Maraming mga artist ang gumagawa nito na mata ang inuuna. Isang pagkakamali na dapat sarili pala muna. Kaya nagjump muna ako dito sa background. Bali dito pala idol sa paggawa ng background is ginagawa ko freehand na. Hindi ko na in-sketch lahat ng background na nandun sa reference. Kasi yung subject na na-outline na natin, doon na natin binase yung paggagawa ng background. Sinunod ka naman gawin yung damit, tsaka pumunta ulit ako sa background. Tapos tayo babalik doon sa mukha. Tips lang mga idol, kasi nung nagpo-portraitin ako noon, kapag inuna ko yung subject, tsaka ako maglagay ng background, parang natatalo yung skin tone na akong nilagay o binild up doon sa isang portrait. Nagiging mas light pa siya kapag dark yung background. At hindi na ma-appreciate yung detail na yung nilagay doon sa mukha. Kaya sayang lang rin, kaya mas unahin na natin yung background. Pero mas unahin pa rin natin ating sarili. Ito mali na naman kasi inuna ko na naman ulit yung mata ni tatay. Pero sabi nila sa bawat pagkakamali natin doon tayo natututo. Kaya gumawa pa ulit ako ng isa pang mali. Di joke lang po. Tapos kung gawin ang background dito is sinunod ko na po ulit yung subject. Tulad lang rin yung process doon sa nauna kong paggawa dito sa isang subject natin. Itong artwork nga pala na ginawa ko nito is para remembrance kay Idol King. Dahil na-appreciate niya ang aming katutubong mangyan dito sa Mindoro. Sa iba't ibang lugar na kanyang nararating na tuwing makita niya itong artwork na ito is maalala niya na pumunta siya dito sa Rojas, dito sa Mindoro. At ayun, dito nga po ay nilalagyan ko na ng aking initials at perma and date kung kailan ko po natapos itong artwork na ito. Excited nga pala ako na matapos itong artwork na ito para maiabot sa kanya. Unang plano ko nga po pala is i-post ito sa Facebook at magpapatulong ako sa mga FB friends ko. To power share four, hanggang sa makalating sa kanya hanggang sa manotice niya itong artwork para ating maipadala sa kanya. After nito is nilagyan ko na ng final coating. Nilalagyan ko ng clear spray paint for additional protection dun sa artwork. Kahit anong kuskus mo dun sa artwork, hindi na matatanggal yung charcoal. And the other thing is, bibigay ito ng glossy effect dun sa artwork. After ng artwork, ay sinunod ko naman agad itong tela para sa paglalagyan ng ating artwork. Gamit ko nga po pala dito ay katsya aking tinahe at sinukat para sa kasya ang frame nating ilalagay. Sukot nga pala ng artwork na aking ginawa sa kanya is 8.5x11. Hindi ko na ginawa mas malaki dahil mahirap rin itong ibiyahe lalo na kung paiba-ibang lugar yung pinupuntahan nila. Ang pagbibigay naman natin ng gift o something sa isang tao, hindi naman ito palagi nakabasa sa kung gaano kalaki o kaliit na isang bagay. Ito ay kahit na sa maliit na paraan, basta ito ay nanggagaling sa ating mabuting kalooban. Basta magbibigay ng kaligayahan o kasayahan sa ating kapwa, goods na ito. Ginawa ko nga rin po pala ito para mabigyan pansin ang katutubong mangyan dito sa Mindoro, na mabigyan pagkilala ang kanilang kultura at tradisyon. Paalala lamang po na ang mangyan po dito sa Mindoro ay wala pong buntot. Maliban na lang po ang lalaking mangyan, may buntot po sa unahan. At ito na siya guys, tapos na. At dito nga po ay medyo kinakabahan na po ako kung ano magiging reaction niya kapag binigay ko na sa kanya itong artwork. And here's the result. At hindi ko na nga po pala ito na-upload para sa power share dahil po merong tumulong po sa akin na tao. Na sa madaling paraan ay maibibigay ko po agad ito sa kanya. Shout out Chong DTV. Sa mga oras nga po na to ay magkahalong kaba at nahihiya po yung aking nararamdaman. Kaya bahala na. At titingnan po natin kung ano kanyang magiging reaction kapag nakita niya itong artwork na ating hinanda para sa kanya. Okay po. Gandang hapon po. Sa mga oras na ito ay naging pala decision ako sa aking buhay. Na dapat sana inabot ko lang. Ayun, ako pa talaga yung kumuha ng frame doon sa loob ng lagayan. Nagkurug-kurugid ba mga idol akong buses o dya? Hindi ko talaga maintindihan at hindi ko alam kung anong sabihin ko nung nakita ko si Sir King Lux. Para po ay ma... Sige, ito na. 1, 2, 3. Alam mo yung picture na yan, sir? Uy! Dito na sa tuloy, ah. Stig! Kami ni Tatay. Tatay Undo. So, yan ang gusto mong ipatid baga sa'yo, sir. Tangan. Nice, nice. Ganda. Caricature. Nang portrait po. Portrait. Nang galing, galing. Kasi ano po, nung unang... Yung kwento lang po kung bakit po po ginawain. Kasi nung unang punta niyo po dito ay parang nag-mission sa ano, yung sa magpatay may po. Ay kasi parang
Si papa ko kasi ay matagal din po yun, ano? Nagpagsada rin po kasi siya. Eh, parang natatso ba ako doon sa ano? Ah, nakarelate ka. Opo. Ay, yun po, ay naghanap ako ng mga reference na, na pwedeng gawing yun po. Ng ano nyo. Kaya lang po yung mga shot ay siguro malalayo. Tapos at the same time po ay lumagalas po ako ng content po may na sa mga yun po, promote ito sa mga yun, mga yun na tayo po. Tapos yung culture po nila. Eh, bali yun po ang parang ano po namin subject for painting ngayon. Tapos nakita ko po na may ano kayo, may picture po kasama yung mga yun. Ay parang ano pa rin po yun na parang tawag dito, na pag nabigay ko po sa inyo ay parang yung ikaw po ba at yung parang Mindoro po yung dito po sa Rosa ngayon. Ayos, ayos ulit. Kaya pala. Ano yung pangalan ng channel mo? Page na page. Page po, DJ Arts. Bali, ano lang po yung puro art content. DJ Arts? Apo. D na D. Dragon, tas J na Jar. Apo. Yan po. So, yun. DJ Arts. Puntahan nyo sa Facebook page niya. So, meron siyang mga arts at maraming salamat kasi ito yung ginawa niya sa atin. Ito ako. Ito, tapos tapos si Tata yung katutubo na mangyan na nakapagpa-picture tayo dun sa may ano, sa isang community dun. So, ito, may picture, tapos ginawa niyang ano, ginawa niyang portrait. Kaya maraming salamat. Thank you. Thank you, DJ Arts. Yan, ano niya na visit niya sa Facebook page niya, DJ Arts. Alam niya na yan. So, supportahan niyo siya. Taga dito siya sa Oriental Mindoro at maraming salamat talaga sa kanya. Solid. Ayos to. May bayad ba ito? Wala. Wala pa. Wala. Lang pa yan para yun pag ano po kasi siyempre tagad mo ka dito sa Rojas tagarawas na maraming salamat talaga po. Solid. Papicture po. Ano yung request ko eh?